Simula na ngayong araw ang pagpapatupad ng provisional fare o taas preso sa pamasahe sa jeep. Alamin natin ang iba't ibang reaksyon ng ating mga kababayan ukol dito sa ulat ni Joshua Garcia. Magkakahalo ang reaksyon ng mga pasahero kasabay ng pagpapatupad ng taas pasahe sa jeep ngayong araw. Katulad ng inaasahan, may mga umaaray. Malaking bagay daw kasi ang piso kung susumahin ang ginagastos sa pamasahe sa isang buwan, lalo't hindi naman bumababa ang presyo ng mga bilihin. Sobra. Yung 12 nga mahirap eh. Lalo pa yung 13. Dagdagan pa. Ay kung malayo yung lakad mo, baka napot ka. Anong matira sa iyo ngayon? Paano kung dalawan sa kayo ka papunta, dalawan sa kayo pa uwi? Bali 4 pesos yung nadagdag sa pamasahe mo. Eh sa isang buwan, magkano na yun? Diba sa 10 araw is 40 pesos. Bali 120 pesos yung nadagdag sa pamasahe mo. Almost 2.5 kilo na ng bigas yun eh. May iba naman na naiintindihan ang kasalukuyang sitwasyon, lalo't hindi pa naman tuluyang bumababa ang presyo ng mga produktong petrolyo, partikular na ang diesel. Nagulat lang po, pero wala tayong magagawa kung mataas talaga presyo ng langis eh. Piso, malaking bagay, pero kung makakatulong sa driver, okay po yun. Sa provisional fare hike na inaprubahan ng LTFRB, 13 pesos na ang minimum fare sa traditional jeep mula sa dating 12 pesos, habang 15 pesos na sa modern jeepney. Ayon naman sa mga transport group, ibabalik sa 12 pesos ang pamasahe oras na bumaba ulit ang presyo ng kada litro sa diesel. Habang nakatakda naman dinggin sa November 24, ang orihinal na petisyon nila na humihirit ng permanenteng 2 hanggang 5 pisong taas pasahe sa jeep. Josh Garcia, para sa Bayan.